'cause I'm a fool for your love. Nandito pa rin kami ngayon sa bukid. Hindi na masyadong bukid kasi malapit lang kami sa kalsada. Yan ang kalsada. At habang nandito pa rin kami sa bukid, dahil hindi pa kami umuwi ng Davao, siguro susunod na linggo, uwi na kami. At pansamanta, ito muna yung ginagawa nila, namin. Magkukupra. Ah, kupra. Ito na. Ito yung mga niyog. Yan. Yan, babalatan nila yan. Ayun, may nag-umbisa ng nagbalat. Ayan. At ito yung nabalatan na. Ito. So guys, nabalatan na yan. At marami pa silang babalatan. Dalawa lang kasi ang nagbalat ngayon. So, si Alex, ang master. Siya yung nagkakarit at siya din yung magbalat ng nyog. Yan. Yung mga hindi pa alam kung paano ginagawa yung kupra, ganito yon, babalatan. Yan ang, anong tawag niya nung? Buntanay. Kini, buntanay? Mm. Buntanay daw yan, pangalan. Mm. O ganyan yung pag ano, pagbalat, madali lang. Ayan, master yan, siya nagkakarit. Tapos inaano niya yung taas ng nyog. Ganun, master siya niyan. At yung mga nyog, ayan, silang magbiyak para ilalagay doon sa kuprahan. Yung bahay na yan. Sa ilalim may ano, pag nagkupra, pag nilalagay doon ito na nakaano na, biyak na, may apoy sa ilalim. Kung sa Bisaya, idangdang nila ni. Kini, idangdang. Ipugon nila. Kaya kasi bunot ni, bunot. Okay. Ito sa Tagalog, balat ng nyog. Ayan. Sa Bisaya, bunot. Ayun, marami na namang kakaritin. Marami na namang ano hinap nyog. Kaya lang, schedule pa ni Alex. Kasi siya yung nagkakarit. Unahin daw niya muna yung sa kanila bago dito. Andito ako ngayon sa kusina namin. At ito, naghahanda ako ng pangmeryenda ng mga gumagawa doon sa nyogan. Lalagyan natin ng mantika ang kawali. Lalagyan ko ngayon ng asukal. Yan, asukal. Yan ang iluluto ko. Yan. Laging. Yan. Lalagyan ko na. Punta tayo sa may gatungan. Yan. Magkukupra ka na. Ayan o. Oh. Ayan, meron na siyang apoy. Yan, apoy na yan siya o. Oh. Ayan. Ayan. Doon sa ibabaw, meron na siyang mga nakalagay na mga nyog na nahati na. Pag naluto na yon, kukunin naman siya at sa Tagalog sa lugit. What? Lugit! Yung tatanggalin na siya sa ano, sa baon niya. Kinukulit. Oh. Yun. Ito na yan siya. Ayan na siya. Morning bayan! Ito na. Good morning. Ito na sila. Nagbuak, naglube. Buak ng niyog. In Tagalog, biniyak na ang, nagbiyak sila ng niyog. Yan. Ito yung proseso ng pagkupra. Ibigay ko gula. Smile, puta. Tama ka na ay. Ito na sila oh. At ito yung ta. Sa Bisaya, nagbunot. Smile, puta. Nag-ano siya ng nyog. Teo, gula, teo. Ang batawan. Oh. Ibigay ko gula. Ito siya, patuloy pa rin yung pag, ano niya, pagtanggal sa nagbabalat. Balat ng nyog. Ayan. Pag dito ka sa may nyogan, tingnan mo. Bula. Ito oh. Kinakain ito oh. Ayan. Kinakain yan. Smile. Oh. Yung mga nyog, meron na siyang buwa. Bula. Ah, basta makaon ni siya. Kaon ko. Napakoy pamahaw. Hindi pa ako nag-almusal. Ito almusalin ko.
smile puta. Naunsa mo katay. Matamis siya. Kata dito ba smile ba? Matamis siya guys, yan. Ganito ang pagproseso ng pagkukupra. Hindi agad isang araw lang matapos, aabot ng dalawang linggo, isang linggo. Dahil unang-una, karit muna. Pagkatapos karitin, hahakutin kung saan banda kayo magbibiyak ng o magtanggal ng balat ng niyog. Pagkatapos nun, pagtanggal ng balat, ito ay bibiyakin. Pagkatapos ng biyak, doon sa pugon naman siya dadalhin dahil parang niluluto ba? Parang yung sa baba may apoy, sa ibabo yung niyog. Pagkatapos nun, ay lugit na naman. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng lugit. Basta lugit ang ginaganon. Bago lugit. Maging kupra. Sa lugit mo na. Kaya yung trabaho ng mga magsasaka o yung mga nagkukupra, mahirap din. Kasi hindi agad na urada na isang araw lang matapos ang pagkukupra. Aabot ito ng isang linggo, pinakamataas niya yung dalawang linggo, lalo na pag marami ang niyog, umaabot ng 15,000, 10,000, aabot ang dalawang linggo yan. Lalo na pag kuntila ang tao. Kailangan ka talagang kumuha ng tao na marunong mag... Kasi ang pagbiyak, madali lang. Ang hindi madali ay ito. Kailangan kontrolin mo yung pagbalat ng niyog. Yan. Kasi kung hindi ka marunong niya magbalat ng diretsyo, masugat ka. Lalagay ito dito para hakutin doon sa anuhan, sa pugon. Kawawa din ang mga magsasaka. Kala nyo, madali lang. Hindi. Pawis. Marami mo lang pawis ang halin. Ilagay. Marami nang bibiyakin na nyog. Dito naman siya ilalagay. Wala pang laman to. Yan. Yan. Ilalagay yan dyan. Yan. Pag mapuno na to guys, ano sila, maglalagay sila ng apoy sa ilalim. At ito yung isa kahapon. Yan. Yan. Tapos na yan. Si ano sila, sisindihan na nila yung ilalim. Ayan. Ito yung kahapon. At ito naman yun ngayon. Pupunuin nila yan. At ito naman sila ngayon. Oh, busy sa paggawa. Yan sila lahat. Yan. Dahil kung kunti lang ang tao, abutan ng isang buwan. Pero magbiyak pa sa pagkadami-dami. Bibiyakin yan. Yan. Yan, dalawa silang nagtatanggal ng balat. Tatlo. Tatlo na sila, ayun, tatlo sila. Yan, si Hine. Si Malvin. At master ng karet, master ng pagbibiyak, pag-alis ng, ng nyog, balat niya. At ito naman si Marvin. Hi ka, Marvin. Hoy, tanaw. Yan si Marvin. Ayan, nagtatanggal sila, oh. Yan sila. Yan. Ayan, ito si Junjun. At yung kasama niyang isa ay si Tata. Hi kayo. Hi. Hi. Sinong gustong kumain ng buwa? Punta lang rito ngayon sa Imelda. Wala namang kakain ito. Ako na umakain. Pero nakakain ito. Ito yung nasa loob ng niyog. Yan na ang laman. Hindi pa lang. Pausok. Ayan guys, kain na naman uli ako ng bula sa nyog. Kain tayo. Ayan si Jeffrey nagpapail. Parang iiyak na. Kasi sinindihan na yung ilalim. Dapat hindi pa sindihan siya kasi mahirap mag-file ng mga biyak na niyog para ilagay sa ano na, sa kugon. Ayan, sinindihan na. Ayan. Sinindihan na para maluto yung nasa ibabaw.
ng mga nyob. At saka ito, sisindihan uli rin ito mamaya pag natapos yun, ipapail yung mga natapos ng balatan na nahati na. Kasi may pugon, talagang marami siyang maraming nyog na ikukupra. Kaya kailangan may pugon. Hindi kaya yung ibilad mo lang. Kailangan isa lang siya sa pugon. Pwede lang po magsala, hindi isa lang sa pugon, kung 1,000 lang, 500 na nyog, eh maramihan ito, kaya kailangan dadaan sa pugon. Ganito yung pagkupra. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga nyog na hinaharvest dito sa amin, meron siyang pugon. Na ang laman sa bawat luto ay 3,000. Ayan, 3,000 yan. At sa kabila naman, lalagyan din 3,000. Bawat salang. Niya ako ng buwa. Buwa sa amin. Yung buwa nung... Guys, ano sa Tagalog ang buwa? Bula sa nyog. Hindi ka na, kana. Ito, kanule. Ito guys, maliit. Maliit ito.